Hello po sa inyong lahat. Mama Lynn here. Punta po ako ng hall. Bali, magmumusik class ngayon ng grass kasi matataas na naman. Uunahin muna niya is dun sa fish pond and then sa garden and then dito sa may trampoline. Kaya for sure, buong araw na naman to, pupunta pa rin siya din sa vegetable garden sa may dike. Kaya tingnan natin yung pagmuo niya kasi last time hindi ko siya na video pero ngayon i-video ko siya. So start na ni Klaus. Oh my God. Yan. Hindi naman siya masyadong maingay kaya hindi kailangan ni Klaus ng headset. Oh baby. Gusto kasing sumama ni Layla, mainit saka maingay para sa kanya. Inuuna muna ni Klaus yung sa street. Ay, ang alikabok. Grabe. Very dry. Tapos, dito na sa papuntang fish pond. Hindi ko alam yung last na nag-mow si Klaus. Bali, dinidispose nila yung grass sa side ng mga puno. Bali, parang kinocompose nila doon. Yan. Kaya ang magiging itsura na naman dito is parang park na naman pagkatapos niyang i-mow. Mabuti na lang may machine kasi for sure pag yung machine na tinutulak hindi kaya ng powers nila. Ayoko rin kasi medyo mahirap siya. Kaya mabuti lang nandito pa yung machine nila. Matagal na rin to eh. Nandito pa si Papa nila. 2006 namatay yung Papa nila. And then, yan ang malaking tulong sa amin din dito. Ang laki kasi ng lupa. Yan. Isang part pa lang to. Punta ako kay Klaus tapos para ipakita ko sa inyo kung paano niya i-dispose yung grass na nasa corb o nasa lalagyan, nasa container. Hindi ko lang alam kung mabilis siyang mapuno ngayon pero parang ito yung project. Halos matatagalan talaga bago matapos. Naghahanap kami ng karpintero kaya lang sobrang mahal. Grabe. Yung gagawin yung walls niya is sabi 3 days dalawang tao 2,500 to 3,000 euro daw po. Kaya naisip ni na Klaus na baka sila na lang ang gagawa. Kaya yung mga karpintero dito, hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi mahirap yung ginagawa nila. Bali, nilipat namin yung mga kahoy from there.
dito para mamow din ni Klaus dito sa side na to. And then magmumow siya diretso, tapos i-dispose na niya yung nasa loob ng container. Sana hindi lumala yung allergy ko kasi may allergy rin ako sa grass. Bali, binabantayan ni Ate Kyla si Lala. Gusto sanang sumakay ni Lala sa mow machine. Kaya lang sabi ni Klaus, hindi pwede kasi masyadong maingay. Kaya wag na lang. Bali, may headset naman siya. Pero kasi sa araw, kaya hindi pumayag si Klaus. Yung mga halaman namin sa sauna, yung iba na mumulaklak na. Pero yung sa tubig dito is medyo na siyang mababa kasi hindi makapag-pump ng tubig sa ngayon. Dahil nga yung windmill is hindi nagpa-function. So, wait lang tayo sandali. Marami dito yung kwan yung bird's nest, kaya dito yan. Bali, ilang puno ang nilagyan ni na Klaus. Kasi animal lover si Klaus. May pusa kami dati, si Opa Nikki, kaya lang yun, wala na siya. Bali, plano sana namin bumili ulit, kaya lang sabi ko, pag na-renovate na yung bahay, saka kami bibili ng aso at saka ng pusa. Pero wala pa rin kaming building permit na nakukuha. Tagal na rin. Kasi nag-request kami ng building permit para mapalaki yung bahay ng konti para may mga kwarto naman yung mga bata. Kaya lang hindi kami binigyan. Kaya ang ginawa ni Klaus, yeah, justice ang hinahanap namin sa ngayon. Na sana nga makuha namin. Yan. Medyo madulas minsan dito, kaya sana dahan-dahan lang si Klaus. Ito yung sa last time. Yan. Dry na rin siya. Yan. Ganyan lang. Yan. Okay. So, yan lang. So, papataos. Kills pass. Pasok na muna ako. At ikusuin ko si Lala. Baka kasi umiiyak pa. Nandito ako ngayon sa taas, sa bedroom, sa may bintana. Bali, gusto kong ipakita sa inyo kung anong itsura dito sa likod ng bahay. Napagising namin itong nakikita namin, yan. Yung kulungan ng mga tupa. Bali, dalawa siya. Yung green, saka yung red. And then yung forest, yung dike. Tapos yung kulungan ng manok. Yan. And then yung witch house ng mga bata. Yan. Itong bintana namin is hindi kayang buksan ng mga bata dahil may lock siya. And then yung susi is nasa taas. Hindi nila abot. Kaya para sa amin,
parang maliit na paraiso na rin dito sa amin. Wala masyadong mga kapitbahay. And then wala masyadong mga sasakyan. Kaya tahimik. Yan. So, baba muna ako. Tapos, magmerenda muna kami ng ice cream. Kasi, mainit ngayon. Ganito ngayon ang itsura ng aming garden or park. Park na lang. Kung saan naglalaro yung mga bata, medyo matataas na yung damo. Yan. Kaya, need na talagang i-mow. So, mabilis lang naman siya kasi may machine. Yan. Bali yung mga trampoline, yung playhouse, yung table nila, etong slide. Bali, ililipat muna namin para mamow din sa baba dahil sobrang taas na rin. Yan. Tapos, etong slide nila, ang dumitumi na rin. Naghihintay kami lagi ng yung ilang days na ulan bago namin linisan para lumambot yung dumi, madali siyang alisin. Pero sa ngayon is parang summer na talaga. Once in a week lang uulan, gaya nung aming caravan na sobra na rin dumi. Hindi pa namin sure kung yan ang gagamitin namin pag umalis kami or hindi pa rin namin sure kung magbabakasyon kami. Kaya tingnan namin, basta once a year namin lilinisan tong caravan para hindi naman tumigas yung dumi kasi baka hindi na matanggal. Yung labada ko, sinampay ko kanina umaga after breakfast. For sure tuyo na yan, kukunin ko siya kasi aalisin din nila yung pinagsasampayan ko para mas madali nilang i-mow yung grass. So, pasok muna ako. Kadarating lang ng milk powder ni Bimbo, yung in-order ko, last week. Yan, nakala ko darating siya ng Saturday, pero ngayon siya dumating. Binuksan ko na rin kanina. Papakita ko lang sa inyo yung sa loob. Pinadede ko na rin si Bimbo, at saka gustong-gusto naman niya. Yan. Bali, 10 kilos siya. And then, mag-expire siya ng January 2021. Kaya, pag hindi ito naubos, itatapon namin kasi no use na siya. Mabango. Yun. Pero ayokong itry kasi sabi ni Kyla, mapait daw. So, takpan ko muna to tapos lalagay ko sa bathroom kasama yung ibang milk powder niya. Hindi pa namin alam kung kailan siya titigil mag milk. Nandito ako ngayon sa labas ng bahay. Sa side ng bahay. Ayan, sa Ate Maymay. Sipag-sipag. Sinimulan ko tapos naingkit siya. Sabi niya siya na lang daw gagawa. Kaya lang may hawak siyang kutsilyo. Ay, lang sa motion. Natatakot tuloy ako. Bando das ni Shops and Mac Mama das. Sabi ko sa kanya, pag hindi niya kaya, ako na lang. Yung magtatanggal, maghanap na lang siya ng iba. Marami pa naman dito. Yan. Para mas malinis naman tignan. So, motion. 460 na. Guns, 460. Sinabi ko lang sa kanya na ingat siya kasi mahirap na. Yan, tapos na yung pagmuniklos ng grass. Yeah, pipi. Naglalaro pa yung dalawa. Kadarating din naman nung mag-ama ko from karate. Yan, bali malinis na naman siya. Tapos, yung mga bulaklak na rhododendron. Ito, patapos na naman. Wala nang mga bulaklak na lantana lahat. Yan, patapos na rin yung
time sa pamumulaklak nila. Tapos, yung papunta sa Fares, minuod din ni Klaus. Punta tayo. Bali, papasok ko pa mamaya itong labada ko. Hanggang sa Vegetable Garden. Yan. Kaya malinis na naman lahat. Oh. Siguro after 2 weeks na naman or 3 weeks. Hindi ko na kasi maalala kung kailan yung last silang nag-mow. Yan. So, gawin ko muna yung aming dinner. Yung cool box, ilalagay pa sa underground. Yung labada ko, ipapasok ko, tapos tutupihin. Oh, Martian! Puntahan ko muna si Lala. Yan si Lala. Langsam. Hi, tawa pa siya. Naka-shoes siya. Yan yung shoes na niregalo namin kay Ate Maymay nung birthday niya. Lagi siyang nagsusuot. Kahit na malaki pa. Sa Ate Maymay naman, nag-i-slide. Ulo! Yung si Papa nila at saka si Ate Kayla nasa mga tupa. Eto, yun na naman yung araw namin ngayon. Thank you po for watching. Please don't forget to subscribe. Bye for now! Vinky Vinky Middles! Halo! Ay, langsam maulong na ang bibig ko. Sandali. Alas good.